Hi, it's me again, Sir Apax. Welcome ulit sa ating Daily Bakit. Bakit natin ngayon ay bakit ka nga ba puno ng pangamba ngayong pandemic? Di pa ba obvious? Pandemic yan eh. Papagsakin yung ekonomiya. Mawawalan na ako ng trabaho. Ano ang ipapakain ko sa pamilya ko? Relax. Alam ko, naintindihan kita. Nakakapangamba nga naman yan. So hanggang kailan tayo mangangamba? Pagtapos na ang lockdown? Ay 15 days pa tayo, boy. So 15 days ka rin mangangamba. Tapos hindi pa natin alam kung may extend pa. Kawawa yung puso mo, boy, kung 15 days kang mangangamba. Baka magkaroon ka ng coronavirus yan dahil humina yung immune system mo dahil sa kakapangamba mo. Hindi ka na makaproduce ng happy hormone dahil sa kakapangamba mo. So nakatulong ba yung pangamba mo? Diba hindi? Pagkos, nakadagdag pa ng problema sa'yo. Ang tunay na dahilan kaya ka puno ng pangamba kasi yung pinaka-security mo nakalagay sa false security. Ano naman yung false security? Ito yung security na pansamantala, madaling lumipas at pwedeng maglaho agad. Tulad nga ng pera mo, trabaho mo, sa isang iglap, pwedeng mawala yan. Hindi masama ang trabaho, hindi masama ang pera. Ang masama kapag nilalagay mo yung pinaka-security mo sa mga bagay na yan. Eh saan ko ilalagay? Kay God? Yes, kay God! Ang problema kasi sa'yo, ilalagay mo nga si God. Pero, kapiranggot lang yung tiwala mo sa kanya. Mas buo pa kasi yung tiwala mo sa pera mo, sa trabaho mo, kaysa kay God. Kaya ngayon, nasishake ka. Kasi nga, hindi buo yung tiwala mo kay God. Yung mga hayop nga eh, yung mga ibon, binibigay niya yung mga pangailangan, inaalagaan niya. How much more na ikaw na tao? Bakit? Mas masahol ka ba sa hayop? Hindi oh. Yun naman pala eh, tao ka, tandaan mo, mas ibibigay ni God ang pangangailangan mo. Kaya magtiwala ka lang sa Kanya, bigay mo na yung buong tiwala mo sa Kanya, at yung pinaka-security mo, ilagay mo na sa Kanya. God has a thousand ways para ibigay ang pangangailangan mo. So para hindi ka mangamba ngayong pandemic, ilagay mo na ang buong security mo kay God. At i-claim mo yung Kanyang promises na hindi Kanya pababayaan. So that's our daily bakit for today. Nais ko palang batiin si Pastor Joel Abinales. Idol ko yan. I-follow po at i-like yung kanyang page na Biblical Perspective. Napakaganda po nun. Again, thank you. Bye-bye!